May problema tayo, malaki. At kayo, pag hindi kayo nakipag-cooperate, pare-pareho tayong dadamputin sa angkungan. Kuya, wala na tayong pera. What? Paano na yung dibo ko? Na naman, sa Kim. Teka, sandali. Hindi ganun. Ito naman kasing kuya niyo eh, may pagka-OA. Ganito lang yan. Medyo magtitipid tayo ng konti kasi yung mga milyones natin medyo nababawasan. Pagkatapos, sumasabay pa ang krisis ng Pilipinas at higit sa lahat, tumataas na ang bayad sa sine. Ma? Juan, mga anak, ang gusto ko lang naman sabihin sa inyo, babalik na magtrabaho si Mama. Tapos, magtatrabaho ako sa gabi. Tapos, nandito ako sa umaga. Ang maganda doon, kayo muna ang titingin sa mga maliliit niyong kapatid. Pag wala si Mama. Total, nandiyan naman si Kuya Juan pag wala ako. Si Ate Tudis naman, yun ang katulong ko magtrabaho. At si Kuya Tri, magiging presidente ng kumpanya pagka-graduate niya. At pagkatapos nun, wala na tayong paproblemahin. Ano na lang, magbibilang tayo at gagastos ng napakaraming pera. Yay! Yay! Gosh! Grabe na to. Yes. Kahala ko talaga, magiging poor na tayo. Ma, akala ko nga pagtitindahin nyo na kami na sampagita eh, no? Naku, hindi mangyayari yun. Over my dead body. Thank you, Mommy. Anak, huwag kang magtatampo sa akin, ha? Huwag kang magagalit, ha? Tsaka, huwag sasama loob mo sa akin, dali iwan kita. Anak? Opo. Pangako. Tsaka, kahit pag tumanda ka na, huwag mong susumbat sa akin na iniwan kita. Anak, tandaan mo ito. Ito ang plano ng daddy mo. Ito ang pangarap niya para sa atin. Kaya, konting tiis lang yan, anak, ha? Marami din naman po ang classmates na wala yung magulang dito, eh. Uso naman yun. Seryoso na ako, anak. Ha? Pag wala na ako, text mo ako, ha? Kahit ilang beses sa isang araw. Tapos, tawagan mo ako kahit ilang beses mo gusto, ha? Kahit anong oras, anak. Hmm? Padadalan mo ako ng load. Hey, Diyos ko, ang dami lang tayo magkakaiwa. Hey. Nainis din naman kita eh. Pero di ba sabi mo, pag masakit na sa akin to, dapat magkasama na tayo. Mabilis yata akong lumaki. O, sige. Ano ba yan, daday? Kung bata ka, ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo ginawa yun, ha? Papatayin mo ba ako sa nervyos? Huwag mo nang ulitin yun, ha? Ano pala kung yan? Alam mo ba kung saan ang galing yan? O ba't tawa ka pa ng tawa dyan? Hindi mo ba pinapakinggan yung sinasabi ko, ha? Hindi po, anay. Nakikinig po ako. Bakit tuwan-tuwa ka pa? Sabi po kasi ng teacher ko, kapag nagagalitan ka ng nanay mo, ibig sabihin nun, mahal ka niya. Kaya masaya ko. Kasi totoo palang mahal niyo ko. Halika nga. Ano ka ba lumaking wala ako? Teka, sandali lang. Ano ba ibinibitang mo dito sa kapatid mo, ha? Hindi siya kriminal. Kahit mahirap lang kami, hindi siya gagawa ng ganon. Anak, sabi mo sa kanya,
If you guys want, let's just go back to the mall. I-check niyo yung footage ng CCTV para makita niyo yung evidence kung paano nag-steal tong anak mo. Carly, ano ba yung CCTV na sinasabi mo? Hindi ko naman naintindihan yan, ha? CCTV! Guys, CCTV! Catch with the TV! Duh! Anak, ipaliwanag mo. Hindi ka naman kriminal talaga, di ba? Alam mo, hindi totoo yun. Hindi ka magnanakaw. Ang feeling, akala mo naman kung sino mayayaman. May paprina-prina pa. Ano bang akala nila na nakawin natin yaman ng pamilya nila? If I know kung saan lang galing ang kayamanan ng mga yan. Si Princess, shining, shimmering, splendid. Gabby, she's nice. Mabait yung batang yun. Pati na parents niya. Kahit na matapobre, mayabang, sumaugali. Hindi natin kaugali. Pero regardless of how they are, mali pa rin yung inaasal nyo kanina. Lalo ka na, Bobby. Hindi ba, pinagtatanggol lang naman ho niya kami. Isa ka pa. Pamilya pa rin na mapapangasawa ni CJ yon. At gusto ni CJ na maging parte ng pamilyang yon. Irespeto natin yon.